Amazing! 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 Okay, nagbabalik na naman po tayo syempre dito sa ating graphics na napakaingay. Syempre, magkukwentuhan tayo habang gumagawa ng graphics in just a minute. Okay, so ano pang hinihintay nyo? Let's start! Okay, so ano yung gagawin natin ngayon? Yung gagawin natin ngayon, syempre, since na magpapasko na, gagawa tayo ng nature na winter. Syempre, mga ka-amazing. So ano pa? Start na tayo dito. Yung una, syempre, gumawa ulit ng layer. Ayan, syempre. Sa paggawa ng layer, kahit ano yung shape na gagamitin natin, dito sa atin, ginamit natin si lasso tool. Ano pa? Diba? Si lasso tool, laging favorite natin yung lasso tool nito. Another one, syempre, since na-snow, gagamit tayo ng white. And then, kukuha tayo ng lasso tool pa rin. And then, gagawa tayo ng mga maliliit na mountain dun sa likod para maging background nitong winter nature natin, syempre. Anong ilalagay natin na kulay? Syempre, kayo bahala dun, mga ka-amazing. Ngayon, dito sa case ko, yung ilalagay ko is itong color na ito. Diba, mga ka-amazing? Next, mag-new layer pa rin. Kukuha tayo ng isa pang background. Lalagyan lang natin ng background dun sa likod ng ating layout, mga ka-amazing. Another one, kumuha ulit ng lasso tool, mag-create ulit ng maliliit na mountain dito. Ayan. So, sa pag-create ulit ng mountain, huwag mo problema. Okay lang yan kahit na ano yung itsura niya since na mountain lang naman siya. Kayo na ang bahala doon, syempre, mga ka. Amazing! Okay. Lagyan natin ng color yung mountain na nilalagay natin. Syempre. Lagyan natin siya dito. Ayan, another one, maglalagay ulit tayo ng isa pang mountain. Di ba parang isipin natin, ang dami namang mountain. Ngayon, mag-clipping mask na tayo. Create clipping mask dito. Lalagay natin yung dark na color. Bakit dark na color? Kasi para ma-highlight yung mountain natin. Ayan, di ba? Ngayon, yung dark na yan, aalisin natin yung ibang side. Ayan, para siya yung magiging white. Ayan, di ba? Mga ka, amazing! So, sa simple graphics na ginagawa natin, kahit lasso tool lang, kahit mouse lang, makakagawa kayo ng mga background, makakagawa kayo ng mga kung ano-anong mga amazing na graphics. Ayan. So, lagay pa tayo ng maliliit na mountain dun sa likod. Ayan, di ba? So, gawa lang tayo. Kahit anong shape, okay lang yan. Dito. Ayan. Ayan. Change natin yung color niya. Syempre dito, kuha tayo ng mas. Ano yung mas magandang color? Syempre, mas light. Kukuha tayo. Or pwede din naman mas dark. Kayo bahala doon. Kuha tayo ng mas dark. Lalagay lang natin dito. Ayan. Lalagay natin doon sa mismong layer. Tataas lang natin. Ayan. And then, change the opacity. So, change lang natin yung opacity niya. Another one, dun sa ginawa natin clipping mask kanina, mag-create ulit, and then, clipping mask. Ayan. So, bibilisan lang natin yung video. Again, wala po ditong fast forward na mangyayari sa video, or walang cut yung video natin. Kahit na may mag-ingay pa dyan bigla, okay lang yan mga ka-amazing. Ayan. Lagay natin yung snow. Ayan, nilalamig diba kayo? Ayan, diba? Lagay tayo ng mga snow dyan. Ayan. Create pa rin, new layer, clipping mask. Kayo bahala doon sa paglagay ng mga snow na yan. Ayan. Lagay lang natin. Halimbawa, nag-i-start pa lang halimbawa yung pag-snow. Kaya yung snow niya nasa gilid pa lang ng mga mountain natin. Mga ka, amazing. Ayan. Next, doon sa white, hanapin natin yung white na nalagay natin. Create clipping mask pa rin. Ayan, syempre, maglalagay na tayo dito ng parang layout ng ating nature. Ibig sabihin yung base niya. Dito, since na white, ilalagay natin light gray lang. Na, para mag-blend yung dalawa. And then, opacity. Pwede ipa-opacity mo. Or pwede naman wag na natin i-opacity. Ganun lang siya ka-simple. Another one, sa paggawa po ng graphics, pwede naman wag bilisan. Diba? Dahan-dahan lang para mas maganda yung magiging output. Dito sa ginagawa natin, binibilisan lang natin para yung video natin, syempre, hindi siya maging mahaba. Kasi pag napakahaba na yung tutorial, para nagiging boring na, diba?
walang fast forward yung video natin. So, pag super haba nito, halimbawa 1 hour, tatamlay na tayo, syempre. Mawawala na tayo ng gana manood. Ay, ang boring naman pala. Ganun, di ba? So, sa mga nanonood dyan, syempre, patuloy na manood. Gagawa pa tayo ng madaming graphics dito sa Amazing Just Life. So, subscribe, subscribe na po sa aking channel para sa mas madami pang video! Okay, so ngayon, lalagyan ko na yung bubong yung bahay. Lalagyan natin ang bahay dito ngayon. Gumagamit ako ngayon ng polygonal lasso tool kung hindi ako nagkakamali sa pangalan nitong tools na to. So, ngayon, click lang nang i-click yung endpoint at starting point. Kailangan magsama sila lagi para makabuo ng isang graphics. Ayan po. So, create lang natin dito and then create dito. Di ba? Sa paggawa ulit ng graphics, dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis para mas maganda yung maging output natin. Okay, clipping mask. Siyempre, dito sa may side na to, since na gilid na siya, dito, nakikita natin doon mga ka-amazing, lalagyan natin to ng mas dark. Ayan, yung color niya. Mas dark siya. Ayan, mga ka-amazing. Another one, maglalagay tayo ng bintana ng ating munting bahay dito sa ating graphics. Bintana lang. Maliit lang na bintana, siyempre. Lalagay tayo. Lagyan natin ng white. Ayan, white yung bintana niya. Ayan, di ba? So, loob ng bintana na yan, lalagay din tayo ng maliit na frame ng bintana. Ayan. So, medyo matatagalan lang tayo ng konti, mga ka-amazing, since na medyo madami yung ilalagay natin dito sa munting tahanan na nilalagay natin ngayon dito sa ating artwork. Ayan, another one. Create ng pinto dito. Ayan. Pinto ba to? Parang hindi. Ayan. Create lang tayo ng create. Diba? Sa pag-i-start sa pag-edit o sa paggawa ng graphics, minsan talaga, minsan sabday sa paggawa, okay lang yan. Hindi naman masama sumabday sa paggawa nito. Diba? Patuloy lang sa paggawa, mga ka-amazing. Create lang tayo. Continue sa pag-create hanggang sa maging perfect yung gusto natin. Ayan, diba? Na kahit wala naman talagang perfect, diba? At least maging masaya tayo dun sa ginagawa natin, mga ka-amazing! Ayan. So, lalagyan lang natin na maliit na black doon. Diba? Huwag nyo yung pansinin kung hindi masyado pantay. Okay lang naman yan, mga ka-amazing. Ayan, since na, binibilisan lang natin siya para sa video na to. Huwag natin masyadong tutukan. Mag-subscribe na muna. Pag habang nanonood ang video na to, mag-subscribe. Since nasabi ko nga, walang cut yung video na to. So, kung wala na tayong masabi sa video na to, tignan nyo na lang yung mga tools na ginagamit natin. Ngayon, again, ginagamit ko yung tools na to is polygonal lasso tool. Diba? Kanina lasso tool yung ginagamit ko. Ngayon, polygonal na siya. Ayan, diba? And then, lalagay natin siya dito. Amazing. And then, para pumantay siya dito, since na yung ginagawa ko pala natin, 2D. Parang 2D silhouette lang naman yung ginagawa natin. So, halos yung mga graphics natin, hindi naman talaga detailed na detailed. Kung gusto natin detailed, syempre, kailangan focus lang po. Focus sa paggawa ng graphics, hindi yung mabilisan na paggawa. Para mas amazing. Diba? Nakukuha nyo po ba, mga ka-amazing? Yan, lalagyan natin dito. Bakit nawala yung pinto? Syempre, huwag kakabahan. Natatabunan lang yan. Ayan. Oops, ayaw mag-click. Ayan. Again, sa mga gumagamit ng mouse, huwag huminto sa paggawa ng graphics. Diba? Sa mga gumagamit din ng mouse. Kasi, pwedeng-pwede tayo makagawa ng graphics kahit na mouse lang yung tools natin. So, ano pang hinihintay nyo syempre? Habang ginagawa ko to, gayahin nyo na yung ginagawa ko. Yung mga ginagawa natin mismo na graphics, pwede mag-request kung ano yung gustong paggawin na graphics. And then, pwede din naman mag-request. Okay, gagawa na tayo ng Pine 3. Ayan. Sa paggawa ng Pine 3 dito, syempre kailangan ulit natin ang polygonal since na yung parang graphics natin naka-flat shot, flat style. Iba-iba naman yung style natin dito ngayon. Ayan. Halos yung ginagamit natin yan is polygonal lasso tool. Bihira natin gamitin si lasso tool lang. Ayan, mga ka-amazing. Siyempre, anong color kaya nito na Pine 3 natin? Anong gusto nyong color, siyempre? Ayan, lalagay natin, siyempre, gray siya. Gray, since na siya yung maging Pine 3 natin dito. Lalagay natin siya dito.
And then, clipping mask. Ayan, lalagyan natin siya ng white ng konti. Ayan, ang dami naman ng konti natin. Lalagyan natin, i-erase natin sa half niya. And then, opacity. Ganyan lang kasimple po, mga ka-erasing. Ayan. Erase pa natin ng konti. Para hindi siya mag-blend. Ayan. Next is gagawa tayo ng tangkay ng puno na to. Again, yung ginagawa natin ngayon na graphics is flat graphics lang po siya. Actually, yung iba gumagawa ng mga graphics nito gamit si Illustrator, Adobe Illustrator. Pero pwede din naman si Photoshop dito. Kasi si Photoshop, everywhere naman siya. Di ba, mga ka-amazing? Kahit ano yung gamitin natin na tools, pwedeng-pwede sa paggawa ng mga graphics sa Photoshop. Kung wala kang Illustrator, gawa sa Photoshop. Kung walang Photoshop, gawa sa Illustrator. Ganun lang po kasimple. Illustrator, more on, syempre, gumagamit ng pen tool doon. Kasi naka-vector face sila doon. Diba? Amazing. Ayan, nakagawa na tayo ng isang pine tree ngayon. Syempre, yung technique natin dito, i-merge natin ito, pagsasama-sama natin yan na tatlo. Ayan, tignan nyo. Magsama-sama sila. And then, duplicate na naman natin ito, mga ka-amazing! Ayan, di ba yung technique natin doon? Duplicate mo lang siya. Tapos, pag duplicate natin, ta-da! Tapos siya. Lalagay natin to dito sa likod. Ito. Okay lang yan kung gumagamit tayo ng duplication. Another pine tree dito. So, inahan niya. Ayan. Ayan, mga ka-amazing. And then, gagawa tayo ng mga triangle. Ayan, mga triangle. Bakit triangle lang? May magtatanong, sir, bakit triangle? Or, amazing! Bakit triangle lang yung ginawa natin? Kasi po, sa malayo na yung image na ito dapat. Kunwari, nasa napakalayo na nito. Diba, napakalayo na siya. Ang layo na narating ng pine tree na ito. Lalagay natin siya dito. Ayan. May malaki sa kanya, syempre. And then, copy lang natin yan. Sa pag-copy po pala ng layer na to, na ginagamit ko is, yung ginagawa ko lang naman is de-duplicate yung layer using the command Ctrl-J. Ayan, Ctrl-J lang natin po siya. Again, ngayon, change natin yung color nito sa dark gray. Ayan, double-click lang natin dito. Ayan, tagal mag-respond ng computer natin. Sino kaya mag-sponsor ng ating computer? Ayan, so light gray lang naman. So, oops, naging red. Ayan. Lalagyan natin dito. And then, another one doon. Mas maliit. Halimbawa. Tapos, copy mo lang yan dito. Mga pine tree talaga yan, mga ka-amazing. Kaso, napakalaya lang nila. Kaya, ganyan yung tsura. Pag malayo talaga yung isang bagay, syempre nag-iiba yung itsura. Ah, agree ba kayo daw, mga ka-amazing? Okay, next. Lalagyan lang natin ito dito. Parang ganyan maliliit na pinaggagawa natin. Another one, gagawa tayo ng shadow ng pine tree na ito, syempre. Yung shadow nito, syempre, light lang naman. Ganyan lang, oh. Parang ganun lang siya kabilis. Mga ka-amazing. Ayan, and then, gumamit ng tools na ganito. Task lang natin sa may layer nito. Kumuha ng dark gray. Lalagay lang natin dito as shadow ng ating pine tree. Okay. Siyempre, light lang natin siya. Light lang siya ng super light. Another one, shadow nito. Kukunin natin yung shadow niya. Again, madaming method po sa paggawa ng shadow. Pero yung method natin, polygonal pa rin po yung ginagamit. Naka, amazing. Ayan. Doon, hindi na kailangan doon ng shadow. Kaya, pre, kailangan pa natin dito ng shadow. Pwedeng shadow ng bye. Ayan, diba? Sa pag-select, starting point. Dito, halimbawa. And then, end point. Ayan. Ang haba ng bahay. Ayan. Light lang natin siya. Sabay-sabay, mga ka-amazing, syempre. Another one, maglalagay pa dito tayo ng isa pang element. Siyempre, mas light siya. Kuha na tayo ng lasso tool. Ito yung laging favorite natin na tools, diba? Ito halos mga ka-amazing, yung pinaka-favorite ko talaga na tool. Kung mapapansin niyo sa lahat ng video ko, si lasso tool talaga yung lagi kong ginagamit. Parang napaka-close na namin ito.
Ayan, lalagyan na natin ito mas dark, syempre. Ay, mas light pala. Ayan, nalilito na tayo. Another one, lalagyan na natin dito ng parang, syempre, moisture. Or, dito. Ayan. Anong color yung mas maganda, syempre? Lalagyan natin white. Lalagyan tayo lang ng white sa likod. And then, lalight lang natin. Ayan, nakaka-amazing. Okay. Next is, yung favorite natin dito, isa sa favorite natin, gagawa tayo ng smoke ng chimney. Paano gumawa ng smoke ng chimney? Using lasso tool, ganyan lang oh. Tapos, ganyan, ikot-ikot nyo lang. Oops, diba? Nagka-miss tayo. Ulit lang natin yun. Huwag tayong problema. Since na walang tap yung video, tuloy-tuloy lang tayo. Kung nagkamali tayo, ulitin lang po natin yun. Ganun talaga siya. And then, lalagay lang natin siya dito sa may chimney natin. So, parang, napakaano naman ang usok. Ayan. And then, syempre, yung power ng opacity. Ayan. Yun yung usok natin to. Tapos, para mas realistic, ibahin natin dito yung alignment. Ayan. Diba? And then, select inverse. And then, control X. Kakat lang natin ito yung makaka-amazing. Para mayroon siya ng ibang bilis ng ating usok. Ayan. Oops. Ayan. Next one. Ano pa yung gagawin natin? Siyempre, kumuha pa tayo ng layer. Maglagay pa. Unlimited naman yung layer dito. Huwag mo problema. Yung kalaban lang natin sa paggawa ng graphics, siyempre. Lalo na pag yung laptop natin, hindi masyado ka-amazing tulad itong laptop ko. Pag nag-brown out dito, makakat tong video na to. Yun yung problema talaga lahat ng mga na-encounter. Lalo na kung yung laptop natin is sadyang napaka-original or napaka-malaki na yung damage niya since na-all na siya. Makaka-amazing. Another one, siyempre, gusto nyo bang lagyan ng snow yung puno? Pwede yan. Lalagyan lang natin dito sa ibabaw niya, sa mga gilid niya. Kailangan pala kumukreate muna ng clipping mask. Ayan, kasi para nasa ilalim lang niya. Ayan, kunwari lang siya na nasa ibabaw ng ating layer yung mga snow. Okay? Diba, may snow na siya. Amazing. Next, create clipping mask. Maglagay lang ng snow dito sa ibabaw ng ating puno. And then, ganyan. Kabilis. Ayan, diba? Create clipping mask. Bawa dito, madami ng snow. Ayan. Diba? Nag-i-snow nyo siya, mga ka-amazing. Flat graphics lang po yung ginagawa natin. Again, hindi siya napaka-amazing ng napaka-amazing talaga na tulad ng nakikita natin sa iba. Pero, sa pamamagitan ng tools na to, sa mabilis na paraan, sa mabilis na paggawa natin ng graphics, makakagawa na kayo ng sarili nyong graphics, syempre. Another one, ito na yung pinakahihintay ng iba, syempre, magagawa na tayo ngayon ng snowflakes. Alam nyo ba yung snowflakes? Syempre, ano na alam nyo yun? Since nanonood tayo ng, ano, ng mga movies na Frozen! Sino nanonood ng Frozen? Syempre, makikita natin ito sa mga animation, di ba? Sa mga animation kasi ganito itsura. Pero sa actual talaga, minsan ganito din siguro itsura. Hindi pa ako nakakita ng totoong snow. Makaka-amazing. So, sana one day makakita tayo ng totoong snow. Ngayon, nakapag-create tayo ng ganito. Di ba? Nakapag-create na tayo na. Alin yung nagawa natin? Ito. Merge natin. Ayan. Yan yung magiging snow natin dito, mga ka-amazing. Diba? Duplicate nyo lang yan. Huwag mo problema. Duplicate nyo lang. Dito. Duplicate. Oops, iba yung nakuha natin, mga ka-amazing. Create lang dapat. And then duplicate. Duplicate. Yeah. Diba nakikita nyo na yung mga snow na nahuhulog? Yan yung snowflake, syempre. Siya yung bubuo ng graphics natin. Then, emerge nyo lang siya para mas mabilisan na siya. Ayan. And then, copy-copy nyo na lang siya dito sa ating layout. Kunwari, siya na yung humuhulog-hulog. Ayan. So, para mas madami siya, duplicate nyo lang siya. I-duplicate lang natin. And then, another, Control-J sa pag-duplicate ng layer.
Ayan, and then merge natin yung tatlo. Yung tatlong yan, i-merge na natin. Ayan. Pag na-merge natin, pwede nyo na siyang i-set up kung saan yung gusto. Ctrl J, ano ba dito? Nahuhulog sila dito. Siyempre, click din natin para iba yung hugis. Kasi pag para-parehas, mahalata naman ang viewer ay para-parehas yung snow na ginamit. Ayan, di ba? Again, sa mga shapes lang, wala po tayong ginagamit na template or wala tayong masyadong brush. Hindi tayo masyadong gumagamit ng mga brush. Pero maganda din gumamit ng brush. Pero dito sa video na to, halos hindi tayo gumagamit ng brush. Pero nakakapag-create tayo ng simple na graphics. Siyempre, mga ka, amazing! Ayan, di ba? Another one, yung final siguro, kailangan pala kumukreate muna ng clipping mask. Ayan, kasi para nasa ilalim lang niya. Kunwari lang siya na nasa ibabaw ng ating layer yung mga snow. Okay? Diba? May snow na siya. Amazing! Next, create clipping mask. Maglagay lang ng snow dito sa ibabaw ng ating puno. And then, ganyan. Kabilis. Ayan, diba? Create clipping mask. Ang bawa dito, madami na yung snow. Diba? Nag-i-snow nyo siya, mga ka-amazing. Flat graphics lang po yung ginagawa natin. Again, hindi siya napaka-amazing ng napaka-amazing talaga na tulad ng nakikita natin sa iba. Pero, sa pamamagitan ng tools na to, sa mabilis na paraan, sa mabilis na paggawa natin ng graphics, makakagawa na kayo ng sarili nyong graphics, syempre. Another one, ito na yung pinakihintay ng iba, syempre. Magagawa na tayo ngayon ng snowflakes. Alam niyo ba yung snowflakes? Siyempre, ano na alam niyo? Since nanonood tayo ng, ano, ng mga movies na Frozen! Sino nanonood ng Frozen? Siyempre. Makikita natin ito sa mga animation. Diba? Sa mga animation kasi ganito yung itsura. Pero sa actual talaga, minsan ganito din siguro yung itsura. Hindi pa ako nakakita ng totoong snow. Mga ka-amazing. So, sana one day makakita tayo ng totoong snow. Eh, nakapag-create tayo ng ganito. Diba? Nakapag-create na tayo ng alin yung nagawa natin. Ito. Merge natin. Ayan. Yan yung magiging snow natin dito, mga ka-amazing. Diba? Duduplicate nyo lang yan. Huwag mo problema. Duduplicate nyo lang. Dito. Duplicate. Oops, iba yung nakuha natin, mga ka-amazing. Duplicate lang dapat. And then duplicate. Rotate. Ayan. Diba nakikita nyo na yung mga snow na nahuhulog? Yan yung snowflake, syempre. Siya yung bubuo ng graphics natin. Then emerge nyo lang siya para mas mabilisin na siya. Ayan. And then copy-copy nyo na lang siya dito sa ating layout. Kunwari, siya na yung humuhulog-hulog. Ayan. So, para mas madami siya, duplicate nyo lang siya. I-duplicate lang natin. And then, another, Ctrl J sa pag-duplicate ng layer. Ayan, and then merge natin yung tatlo. Yung tatlong yan, i-merge na natin. Ayan. Pag na-merge natin, pwede nyo na siyang i-set up kung saan yung gusto. Ctrl J, ano ba dito? Nahuhulog sila dito. Siyempre, click din natin para iba yung hugis. Kasi pag para-parehas, mahalata naman ng viewer ay para-parehas yung snow na ginamit. Ayan, di ba? Again, sa mga shapes lang, wala po tayong ginagamit na template or wala tayong masyadong brush. Hindi tayo masyadong gumagamit ng mga brush. Pero maganda din gumamit ng brush. Pero dito sa video na to, halos hindi tayo gumagamit ng brush. Pero nga yung tutorial na to, yung video na to ay napakaingay po. Kaya kung tiingayan kayo, mute nyo na lang yung audio. Okay, so kung titignan nyo, nakapag-create na tayo ng simple na winter background. So, thank you kung nagustuhan nyo yung video. Diyan ang tayo nagtatapos. Subscribe to my channel. This is just amazing, just like